Hello guys, this video tutorial ay tungkol sa paano ba tayo maglalagay ng mga jigsaw puzzle sa ating Jamboard na pwedeng laruin ng ating mga students. Isa ang jigsaw puzzle ay isa sa mga magandang activities para mas ma-enhance yung teamwork ng mga mag-aaral, mag-e-enjoy pa sila, and syempre gagamit sila dito ng pag-iisip, ng brainstorming. Okay, so una, syempre, punta tayo sa ating Jamboard. Ayan, Jamboard. Okay, so ito ang ating Jamboard. Click natin itong plus sign. Okay, so pwede kayong maglagay ng inyong background, pwede rin naman na as is na rin ito para mas malinis yung picture or yung puzzle. Okay. So, pag meron naka-open na kayo ng inyong Jamboard, punta tayo sa thejigsawpuzzle.com. Ayan, pwede kayong mag-sign up din dyan para automatic na lang palagi yung paggawa natin ng puzzle. Okay? Medyo matrabaho to, pero para sa students natin, laban. So, click natin yung make a puzzle. Ayan. Tapos dito, pwede tayong mag-upload ng ating sariling. Ito kasi yung dati kong ginawa, yung Korean flag. So, didelete ko lang siya para pwede tayong mag-upload pa. So, una, search tayo kunyari ng picture. Halimbawa, ang subject natin ay Filipino. So, si ano kunyari, si Jose Rizal. Maganda tong jigsaw puzzle kapag halimbawa gusto nyo na eto na lang. Or eto. Hirap. Mili, ayan na lang. Okay, so save as image natin. Maganda yung jigsaw puzzle sa mga students natin. Pwede natin halimbawa kung sino ang maunang makabuo ng puzzle, sila yung mayroong chips or score or anything na reward na gusto nyong ibigay. Pwede rin naman na paunahan na hulaan kung sino yung nilalaman ng jigsaw puzzle. So, click natin itong make a puzzle. Ayan, tas dito, drop files here or click. Click natin yung choose files. Hanapin natin yung picture na dinownload natin, which is yung Serizal. Ayan, tapos make a puzzle na tayo. Ayan, dito itatanong kung ilang cut, ilang pieces yung puzzle. So, para mas mabilis na mabuo nila, dun tayo sa 20 pieces classic. Tapos, i-change natin. Natin na 20 pieces classic. Tapos ito na yung picture. So, click lang natin ito. Yung mismong picture. And then, pag once na naklik na natin, maglo-loading kasi ginagawa na yung puzzle natin. Okay. So, ayan. Ito na yung puzzle. So, naka-shuffle siya. No? So, ang gagawin natin para malagay natin ito sa Jamboard ay ikakopy image natin or pwede rin natin i-save image. Ako, kinakopy image ko lang siya. So, una muna, i-arrange natin lahat ng puzzle ito sa gilid para alam natin no, kung ano yung mga puzzle na nakopy na natin. Okay, so ayan. So, once na nakopy na natin at na-paste sa Jamboard, ilalagay ko dito. Okay, pero bago ang lahat, pwede nating i-insert dito sa ating Jamboard yung picture na paggagayahan nila. So, insert. Ayan, itong si Jose Rizal. Para pagpaunahan, syempre, kailangan ilagay yung picture ni Rizal. Pero pag papahulaan kung ano yung mabubuo dun sa puzzle, syempre, okay na wag nang ilagay. So, ayan, pwede kayong maglagay ng inyong instruction dito. Nasaan na yung puzzle? Ayan. So, unahin natin ito. So, ikakopy ko lang. Ilalagay ko dito. Tapos, dito ipipaste ko lang. Control V.
Ayan na siya. O, di ba? Tapos pwede siyang magalaw-galaw ng mga bata. Okay, so kayo nang bahala sa sizing. So, siguro yung kanina na lang kung paano ko siya kinapi para hindi mabago yung size. Ayan. Next, balik tayo dito. Sabi ko sa inyo, medyo matrabaho siya kasi 20 pieces yung kailangan nyong ilipat. Control V. Ayan. Next. Ito naman. Copy. Gilid. Control V. Pwede rin kayong maglagay dito ng timer, no? Dito, pwede nyong i-insert yung timer as JPEG. Pwede din yan. So, try. Alam ko, meron akong JPEG na ano. Kasi napagawa ko na ito sa students ko. So, ayun. Mamaya, papakita ko sa inyo. Hindi kasi siya, di kasi parang hindi tayo pwedeng maglagay ng video dito sa Jamboard. So, gamitin na lang natin yung GIF or GIF. Ayan. So, matrabaho siya, guys. Pero, para sa enjoyment, diba, na ating mga students, ilalaban natin to. Hindi na lang. May, kaya ako naisip kung paano ba mag paggawa ng ano, mag-activity ng puzzle. Kasi meron akong friend, nagtatanong siya sa akin kung may alam daw ba ako na app para sa puzzle na pwedeng laruin ng mga students. So, na-curious din ako, napaisip din ako na, oh nga, no, what if meron nga ganun akong pwedeng paggawa ko yun sa students ko. So, ayun, so, kaka-search ko, kakanood ko ng mga, sa YouTube, syempre, ayun, na-discover ko ito. And, saka ko din na-realize na baka pwede siyang i-apply sa Jamboard. Ayun, na-apply siya sa Jamboard, so nakakatuwa lang. So, ayan, natapos na natin. Okay. So, pwede nang buuin ito ng ating mga students. Pwede rin natin medyo lakihan yung, ay, medyo lakihan yung picture. Ayan. Medyo lakihan natin yung picture. Tapos, maglagay tayo ng instruction. Pwedeng red, no? Ano to? Diba? Pwedeng buuin ang mga jigsaw puzzle sa ibaba. Lagyan natin sa loob ng ayan, sa loob ng 5 minuto. Pwede tayong maglagay ng timer. Papakita ko sa inyo kung paano pwedeng maglagay ng timer. So, punta ulit tayo dito. Search tayo ng 5-minute GIF. So, pili na lang siguro tayo. Pwede ito. Tapos, save as image natin. Ayan, tapos balik tayo sa Jamboard. Tapos, click natin yung upload. Ayan. So, ayan na siya. Okay, so pwede nating, ayan, automatic, diba? Ayan. Pwede.
pwede nating ilagay siguro dito sa taas. Tapos, ayan. So, halimbawa, maglalaro na si student, nakikita nila yung timer. So, subukan natin gawin. Ang hirap pala. Ito lang ang, ano ko, ang sure. Ang dali laging buuin ng mga ano, no? Mukha. Tote. Ito pala. Tote nga. So, ayun, kailangan lang talaga nilang itansya kasi sa akin. Hindi ko natansya yung baba. Ito. Parang mali. Ah, dito pala siya. Ito ay dito. Doon pala siya. Na-enjoy ko na siya. Mali. Ah, sa baba pa nga ata to. Anyway, so, ayan, oh, puzzle. Sana may natutunan kayo sa ating video na ito. Simple lang siya, no? Pero pwede nyo naman kasing lagyan siya ng background. Diba? Pwede ganyan. Pero ako kasi, ayan, pwede rin to. Change nyo lang din yung font nito. Ay, yung color. Ayan. Clear frame. Pwede rin naman. Back. Okay, so ayun lang. Thank you.